Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mangkapatid ko sa pananaw panataya. Bago tayo dumako sa araw ng pag-uukom, yung talagang focus ng topic natin because tapos na tayo sa buhay ng tao sa mundong ito sa kanyang kamatayan, tapos na rin tayo sa buhay ng parsak o libingan. Of course, papaksahin natin ang araw ng pag-uukom, pagsisimulan natin kung paano bubuhayin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga tao sa libingan. Niya lamang ay minabuti natin isingit ito sapagkat hindi naman magaganap ang mga tao na buhayin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o magkaroon ng araw ng paghukom kung hindi rin mamamatay lahat ng nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So meaning, bago magunaw ang mundong ito, bago mamatay ang mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroon mga tanda. Mahalaga na alam natin ang mga tanda sa araw ng bago dumating ang araw ng paghukom. Sapagkat may mga taong mga mahilig magbigay ng kanilang mga sapantaha, bagamat siguro sa nakaraan nakikita ninyo may mga nanghuhula kung kailan ng araw ng paghuhukom. So kanya-kanya silang panghuhula upang lokohin lamang ang mga tao para mapasunod nila ito sa kanilang mga relihiyon. That's why mahalaga na alam natin ang mga tanda bago sumapit ito upang hindi tayo maging mangmang sa maaaring idulot ng mga taong nagkiklaim na kailan ang araw ng paghukom ay sa ganito. Kapag hindi natin alam, there's a possibility, baka maniwala ka na sa kanila na alam nila ang tanda o alam nila ang araw ng paghukom. But pero kung pinag-aralan mo ang mga tanda bago dumating ang araw ng paghukom, especially the major sign, paksala natin major sign, not the minor sign, of course, pagtatawanan mo lang sila because alam mo kung kailan talaga ang darating ang araw ng paghukom, bagamat hindi eksaktong taon, hindi natin alam kung kailan. But alam natin kapag ito ay nalalapit because of the major sign. Because of the major sign. Okay? So that's why mas minabuti natin isingit muna ang major sign bago natin tabuhan ang ating main focus para sa araw ng paghukom. Okay. Ang unang tanda bago dumating ang araw ng paghuhukom. Okay? The other say they say from the last minor sign at papasok ng major sign. And the other say they say including kabilang ito sa major sign, ang unang-una nalilitaw sa major sign ay ang Mahdi or si Imam Mahdi. Okay? So actually marami na ang nag-claim na Imam Mahdi sa nakaraan. Mamaya bago makatapos, magbibigay ko ng mga ilang nagpanggap na sila ay si Imam Mahdi. Okay, nagpanggap sila na sila ay Imam Mahdi, inshallah. Patakuan muna natin ang focus, big focus natin. Itong si Imam Mahdi, siya ang unang darating sa major sign bago dumating ang araw ng paghukom. So meaning, nasaan yung mga sinasabi ng mga tao na ang hukom ay sa ganitong panahon, sa ganitong taon, nasaan? Wala man ang video sign kahit na isa. Paano mo hindi sila pagtatawanan? Alam na alam mo, hindi totoo ang sinasabi nila, hindi ka ignorante, alam mo ang tanda bago dumating ang araw ng paghukom. The major sign, ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nabanggit sa Quran, ngulit nabanggit lahat sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay?
So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang araw ng paghukom ay hindi darating. Hindi darating. Maliban lamang dumating muna si Mahdi. Okay? Hindi magaganap o magsisimula ang araw ng paghukom hanggat hindi lumilitaw ang tao, sabi niya, mula sa aking angkan. Mula sa lahi, libi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam itong si Imam Mahdi, sabi niya, hanggat hindi lumilitaw ang isang tao mula sa aking libi o angkan na ang pangalan niya ay kahalintulad ng aking pangalan. At gayon din ang pangalan ng kanyang ama ay kahalintulad ng pangalan ng aking ama. This is from Abu Dawud, rahimahullah. Meaning, ang pangalan talaga ni Imam Mahdi ay Muhammad. Other narration, Ahmad or Muhammad Singh. At ang pangalan ng kanyang tatay ay kung ano ang pangalan ng tatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. So meaning Muhammad ibn Abdullah. Ito ay galing sa lahi o lipi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam from Fatima. From Fatima radiyallahu anha, at galing siya kay Al-Hasan radiyallahu an, Al-Hasan at Al-Husayn. That siya, they claim Imam Mahdi ay mula kay Al-Husayn. No. Hindi yan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkus sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay galing kay Al-Hasan. What is the proof? Minsan hawak ni Ali radiyallahu an si Al-Hasan nung sanggol pa siya, na sinabi niya, ito ang aking anak na nagbigay ng pangalan mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya pangalan dati ito eh. Pinalitan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya gustong binigay ni Fatima radiyallahu anha sa pangalan ng Hasan. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pinalitan niya ng Al-Hasan. Kaya sabi ni Ali radiyallahu anhu, ito ang aking anak na mismo ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng pangalan. Na darating ang panahon, manggagaling sa kanya ang kapangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay kasing ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi niya kamukha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, darating siya mula kay Al-Hasan, malinaw eh, awak niya si Al-Hasan. Sabi niya, ito ang mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nabigay ng pangalan, sa kanya lilitaw kung saan ang isang taong mamumuno, na binanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay mamumuno at kasing ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi niya kamukha, sabi ni Ali radiyallahu anhu. That's why si Mahdi o Imam Mahdi ay lilitaw ito mula kay Al-Hasan, hindi kay Al-Husayn. Okay, so meaning siya ay inafo ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam mula sa lipi ni Fatima radiyallahu anha. Ang kanyang pangalan ay katulad ni Prophet sallallahu alayhi wa sallam, at ang pangalan ng kanyang tatay ay katulad din ng pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So meaning Muhammad ibn Abdullah. So ito ang kanyang magiging pangalan. Ngunit ang taong ito ay alam natin popular siya sa pangalang Mahdi. Mahdi. Or they call Imam Mahdi. But this is a from 12 caliphs. Remember, I repeat. Mahdi, ito ay sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, panglabing dalawang kalifa. Okay? They siya, they claim panglabing dalawang imam. Pinalitan nila khalifa, imamites. At ito'y iniintay din ng mga Shia. Okay? So, ito ay panglabing dalawang khalifa, at lahat sila, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, from Quraysh. From Quraysh ang labing dalawang khalifa na ito. Okay? Magnagula sila mula sa from Quraysh. Alam natin si Fatima, galing yan ng Makkah. Tubo yan ng Makkah. Okay? Alhamdulillah. That's why ang mga namuno o maging khalifa ay from Quraysh lamang. Mahdi ang kanyang at kilalang pangalan ni Muhammad ibn Abdullah. Mahdi from Hadayahdi, from Mahduyun. From Mahduyun, it became Mahdi, Mahdiyun. Ismu maful. Meaning, ang isang kinabayan. Okay? Ang isang kinabayan o kinabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang sa reliyon. Gagabayan niya sa matuwid na landas, gagabayan niya mabigyan ito ng pamumuno, gagabayan niya bigyan katarungan ang nawawala katarungan, gagabayan niya ito sa pakikipagdigmaan,
gagabayan niyang masiayos ang magulo sa panahon na yaon na maituwid at may salba ang kahirapan tungo sa kasaganaan. That's why this name ay binigyan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng Mahdi. Mahdi, binigay din ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging pangalan ni Abdullah Muhammad ibn Abdullah. Okay, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Mahdi, sabi niya, si Mahdi ay isa mula sa aking pamilya. Al-Musnad is sa Sahih Isnad. So binanggit niya rin ang Mahdi. Actually, si Mahdi, Imam Mahdi, siya mismo ay hindi niya alam na siya si Imam Mahdi. Hindi niya alam to. Hindi niya alam ito. Okay? Nabanggit sa hadith na malalaman lamang ni Mahdi na siya si Imam Mahdi kapag ang mga tao ay magbibigay na ng katapatan o bayi sa kanya between the rukun doon sa Kaaba, the rukun and the makam ni Ibrahim. Doon magpipledge ang mga tao sa kanya at doon sila magtitipon at susunod sa kanya. Doon sila magbibigay pangako katapatan kay Imam Mahdi, doon niya malalaman na siya pala si Imam Mahdi, bagamat nag-aatagubili siyang mamuno, hindi niya pati dito siya lilitaw na kung saan ito pala ang tinutukoy sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi niya rin alam na siya pala si Imam Mahdi. Ang alam niya lamang, Abdullah, ang Muhammad ibn Abdullah. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ay si Mahdi o Imam Mahdi, ang 12 caliphs, magiging 12 caliph from the Quraysh. Okay? So sila magbibigay ng pledge between Rukun and Makam of Ibrahim. Rukun yung may black stone. Ha? Okay, so between that, doon magpipledge ang mga tao sa kanya. Okay, meaning, in this situation, sa totoo lang, hindi ito tinawag ni Imam Mahdi para magbigay pledge sa mga tao sa kanya. Aalamin natin niya kung paano mangyayari ito. Hindi niya pinilit, hindi niya tinawag to. Basta na lamang ang mga tao, dinala siya doon sa between Rukun and Makam Ibrahim, bigla na lang nag-pledge sa kanya. Hindi niya tinawag to, hindi niya pinwersa sa ito. Sila mismo ang mga tao ang nagbigay bayi sa kanya sapagkat nalalaman nila at nakikilala nila. Gaya na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagdumating siya, sabi niya, pag dumating siya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit gumagapang lamang kayo, ay magbigay kayo ng bayi sa kanya sapagkat siya ay mamumuno katulad ko, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iba, ipapalaganap niya ang katarungan, siya ay mabuting pinuno at makikipaglaban sa kabutihan laban sa kasamaan until makakalaban niya si Masih Dajjal. Makakalaban niya rin si Masih Dajjal, makakasama niya si Isa alaihi salam. Alhamdulillah. Ang hadith dito, binanggit din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bago siya mamuno, ay maghahanda, iahanda siya sa isang gabi. Ito ang hadith na ang isang araw na ito, iahanda siya, meaning ng iahanda siya, this is a isnad, meaning iahanda siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang gabi na yun na maging kalifa. Na maging kalifa. Gagabayan sa katotohanan at makatarungan at bibigyan siya ng Allah ng katangian na pamumuno at karunungan na hindi niya dating taglay. Pag namuno na siya, bibigyan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihahanda ng Allah ito isang gabi. Meaning mamumuno siya. At ang hindi niya taglay dati, ang mga karunungan at mga pamumuno na kung saan magtatagumpay, ibibigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Alhamdulillah. So that is yung Imam Mahdi. Okay. Ang kanyang katangian na hinihintay ng mga tao, galing ito sa angkan ni Fatima radiyallahu anha, at may ikhtilap kung saan ito ipanganganak. Medyo magulo. That's why wala tayong topic dito kung saan ipanganganak, dahil mayroon sila iba-ibang mga sapantaha. But ang importante, lilitaw siya sa silangan. Okay, dadako tayo dyan. Ang kanyang katangian, paglalarawan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Mahdi ay mataas ang noo, mataas ang kanyang noo at prominente ilong. Meaning, dalawa dito ang maaaring posibilidad na translate ng mataas ang kanyang noo. Ibig sabihin, ang kanyang noo, number one, ay malapad. Sabi naman ng iba, mataas ang kanyang noo, maaaring ang kanyang buhok sa Arab ay umatras. Matras. Okay? So, mini para yung panot, napapanot, umatras. That's why lumapad ang kanyang
ang noo. Iyon ang kanilang panatandaan, malapad ang noo ni Imam Mahdi. At ang kanyang ilong ay prominenteng ilong. Ang ibig sabihin ng prominenteng ilong, ito ay yung nangangahulugan na mahaba ito. Mahaba ang kanyang ilong na may matangos sa dulo. Matangos sa dulo at nakatungo sa gitna. Meaning hindi nakadapa. Meaning ang kanyang ilong ay para sa hybrid nose. Para sa hybrid nose. Okay? Ang kanyang ilong, o sabihin natin long nose, mayroon si Imam Mahdi. This from Abu Dawud rahimahullah. Also sinabi ni Ali radiyallahu anhu, minsan ay nakatingin siya sa kanyang anak. Ito sinasabi ko. Nakatingin siya sa kanyang anak na si Al-Hasan. At sinabi niya, ito ang aking anak na si Hasan na ang sugo mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan. At dito lalabas ang pangalang Muhammad na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang ugali ay kaugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi ito kaanyo o kamukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya rin ay mamumuno gaya ng sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam from Abu Dawud rahimahullah, this is sahih. So sinabi rin ni Ali radiyallahu an, tinanong siya patungkol kay Mahdi. Sinabi niya na siya ay mati puno, macho. Ibig sabihin, okay, si Imam Mahdi. At sinabi niya rin, katamtaman lang ang kanyang taas. Hindi siya panda, hindi siya mataas. Ang kanyang buhok at balbas ay maitim, madilim. Sabi sa ulat, madilim. Yun ang ibig sabihin, maitim. At ang kanyang buhok ay umaabot hanggang balikat. Mahaba ang kanyang buhok. At ang kanyang mukha ay maliwanag. Maliwanag, meaning, siguro ito lang ibig sabihin na lawalang maputi siya. Dahil ang ibig sabihin ng liwanag dito ay maputi siya, may kaibahan sa dilim ng kanyang buhok at palbas. So meaning, hindi siya madilim ang mukha, meaning, siya ay maputi si Imam Mahdi. Okay? At siya ay mainahon at mabagal magsalita, sabi ni Ali radiyallahu an. Yan si Imam Mahdi. No? Abdullah, Muhammad ibn Abdullah. Mula naman kay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, sinabi niya, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang oras ay hindi darating hanggat hindi nagsimulang lumitaw ang isang tao mula sa aking angkan na ang pangalan niya ay kahalintulad ko, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang ama ay kahalintulad din ng pangalan ng aking ama. That's why they call this Muhammad ibn Abdullah. Okay? Now, kailan siya darating? Ano ang dahilan at kailan, saan siya lilitaw? Okay, tatlong tanong. Ano ang reason ng kanyang paglitaw? Kailan siya lilitaw at saan siya lilitaw? Unahin natin ang dahilan ng kanyang pagdating. This is a sign eh. Paano siya darating? Anong dahilan? Ang dahilan ng kanyang pagdating, kapag ang mga tao ay nahahati na at marami ng kaguluhan, bansa-bansa, marami ng kaguluhan, hindi konti, marami ng kaguluhan. At ang bawat matapos ang gulo, lumilitaw ang isang muling gulo na masikip, na mabagsik, marahas kaysa sa dating nangyari na o tapos ng gulo. Sunod-sunod na gulo, habang dumarami ang gulo, lalong nagiging marahas ang patayan. Okay? So, lilitaw, dito, dahil sa kaguluhan, nawawalan na ngayon ng katarungan. Ang kapaligiran, ang mga bansa, nawawalan na ng katarungan, nawawalan ng pagkakantay-pantay. Dahil magulong-magulo, ang mga tao puno sila ng ligalit, lungkot, takot ang mga tao sa panahon na yaon. Pati ang mga Muslim, hindi na nila makuhang magdawa dahil sa pangamba na nangyayari at laganap na kaguluhan. Wala na rin pagtuturo ng mabuti, walang pagbabawal na masama, hindi na nila magawa. Ang tanging na sa puso nila ay hintayin na lamang si Imam Mahdi ang inaasahan para magbalik ang lahat sa kabutihan. Okay? So meaning, magulong-magulo na ang mundo sa panahon bago siya lilitaw. Okay? Bawat bansa ay mayroong kaguluhan. Now, alam naman natin sa panahon ngayon, alya-alyado na ang mga Amerika, like that, Russia, kumukuha yung kaalyado mga bansa, nagpapalakasan. So, one sign yan.
Para sa gulong malaki, darating ang araw, malaking gulo. So meaning that's why magkakaroon in ng malaki at maraming gulo sa iba't ibang lugar ang Allah, ang Allah ang higit na maalam. So in this situation, ang kalungkutan at kawalang pag-asa sa mga tao na hindi damay dito, especially ang mga Muslim, ay nananaig sa kanilang mga puso ang ganitong situation. Okay? So hihina ang dawa, hihina ang pag-uutos ng mabuti, ang pagbabawal ng masama, at tanging inaasahan nila ang pagdating na lamang ni Imam Ahmad. Sa ganito, isa ito sa dahilan kung paano siya lilitaw because sa maraming mga kaguluhang nangyayari. Okay? Now, isa sa kaguluhan na maaaring mangyari bago dumating si Imam Mahdi, ang patayan sa Mina. Maraming mamamatay dito. Alam niyo yung Hajj at alam niyo yung mga tent. Kasi brate, nakapag-Hajj na dito. Yung mga tent na tinutulog ngayon, puti, kulay-puti nilalagay, bilyon-bilyon ang natutulog doon, dati sa Mina. Doon sa Mina na yun, lilitaw ang maraming gulo. Sa nito, bago lumitaw si Imam Mahdi, sa nito, magkakaroon ng gulo sa Mina. Magkakaroon ng matinding labanan. Matindi ang labanan. Marami ang mamamatay dito. Alam naman natin, ang mga nag-hajj, bilyon-bilyon yan. Marami ang mamamatay dito. At ang mga nag-hajj, mananakawan sila. Ha? Subhanallah. Sa loob ng Kaaba, magkakaroon na ng nakawan. Magkakaroon na sa loob ng Makka, magkakaroon na ng nakawan. Magkakaroon na ng patayan dito. Okay? Isinalaysay ni Amir bin Shahib mula sa kanyang lolo na ang sugo ay nagsabi sa buwan ng Dhulqa'dah before the Dhulhijjah. May mga tao na doon. Sa buwan ng Dhulqa'dah, ang mga tribo ay mag-aaway at magsasagaw. Ang mga nagsasagawa ng Hajj ay mananakawan. Mag-aaway ang mga tribo at ang mga nagsasagawa ng Hajj ay mananakawan. Magkakaroon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ng labanan sa Mina at maraming tao ang mamamatay at dadanak ang dugo at ang dugong ito ay pupunta sa ilong hanggang sa umabos dadaan ng Jabaratul Aqaba. At walang ibon doon na dadaan na hindi siya makakadaan ng patay. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun karami ang mamamatay doon. Pati inog magkukulay dugo, aabos ng napakalayo hanggang makarating ng Jabaratul Aqaba. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one of the sign na gulo bago dumating si Imam Mahdi. Napakatinding gulo, nasa loob ng Makkah ang gulo. Ha? Okay. Another na sign na gulo. Okay? Ito ay pagkakaguluhan naman ng tao. Magkakaroon din ng patayan. Doon sa Euphrates, okay, magkakaroon ng lantad na gabundok na ginto. Maglalabas doon sa Euphrates na gabundok na ginto kung saan ang mga tao ay maglalaban dito at mamamatay. Sabi ng Prophet, 900 out of 99 mamamatay. Meaning isa lang ang matitira. Kaya sabi ng Prophet, kung kayo ay nasa panahon na yaon, huwag niyong hangarin na lumapit dito ni kumuha dahil ikamamatay mo minin. Dahil magpapatayan yan ng mga tao at sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhaps ako ang mapalad, ako magwawaki, makikipagsapalaran siya, makikipagpatayan siya until mapatay din siya. Gabundok na ginto bago dumating si Imam Mahdi ay lilitaw ang gabundok na ginto doon sa Euphrates. Gabundok ito na ginto, maaaring paglabanan talaga ito pati mga bansa na kung saan nasisilaw sa mga kayamanan, maaari ding paglaban-labanan ito. Okay? That's why ang bilin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sa panahong ito naroon, ay huwag siyang pumunta o lumapit o kumuha dito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. One of the sign, wala pa ito. Wala pa ang sign na gabundok na gintong ito. So paano nilitaw yung mga makding nagkiklaim na yan, no? Kaya nakakatawa sila kapag alam mo ito, nakakatuwa lang sila. Minsan nakapanood ako, tinanong ang brother, hindi siya nagtanong, bandang ulit tatanong siya, sabi niya, ako si Imam Mahdi. O sabi ng brother, kung ikaw si Imam Mahdi, eh galing ng India yung tanong, alam ko India yun eh. Marunong kang Arabic, sabi niya. Sabi niya, hindi. O paano ikaw naging Imam Mahdi, hindi ka pala marunong mag-Arabic. So kita mo, bagong claim lang yun. Bago pa lang yan. So kita mo, uli siya agad. At saka bakit mo sasabihin na siya ay Imam Mahdi? Nasaan yung gabundok lang itong lilitaw sa Euphrates? Nasaan ang digmaan sa Madina? Wala pa.
So paano lilitaw ang araw ng paghukom kung ang mga tandang ito ay wala pa, pati ang 10 major series, wala. That's why ang nagkiklaim naman na ang hukom ganito 2050, 2034, 2036, etc. etc. Walang katotohanan yan. Bakit? Ni walang sign isa sa major series. At bago lumitaw si Imam Mahdi, alam natin din ang mga sign kung kailan siya lilitaw. Punong-puno ng kawalang katarungan, punong-puno ng gulo, punong-puno ng patayan, punong-puno ng kusaan walang kaparatagan, walang kapayapaan. Subhanallah. Ngayon, hindi mapayapa pa ang mga tao. Nakapaghilibot pa sila, nakusaan, nakapagpapasyal pa sila, nakapagturis pa sila, wala pa. Wala pa, hindi pa masyadong magulo sa panahon natin ngayon. Okay, doon lilitaw yung magliligalig lahat ng tao sa mga kaguluhan. Another, ang paglitaw ni Sufyani. But actually, paglitaw ni Sufyani, makakalaban ito ni Imam Mahdi. Ang paglitaw ni Sufyani, inapo ito ni Abu Sufyan, na sinabi ni Abu Hurairah, na sinabi ng Prophet Salam, isang tao ang lilitaw sa Damascus. Okay? At siya'y tatawagin Sufyani. Karamihan sa mga tagasunod niya ay mula sa tribu ng Kalb. Karamihan, mula sa Kalb. Papatayin niya ang mga babae. Kita mo'y gulo. Papatayin niya ang mga babae sa pamamagitan ng paglaslas ng kanilang mga tiyan. Meaning tulong ang kanilang mga bituka. At hindi lang yun. Hindi lang mga babae papatayin niya. Papatayin niya rin pati mga bata. Ito mo? Yan ang gulo. Yan ang legalik. Can you imagine? Bawat babae papatayin itong Sufyanit mga tawa niya sa paglaslas ng tiyan. At pati mga bata ay hindi ligtas. Kukunin nila ang mga bata at papatayin nila ang lahat ng mga bata, hindi ba naman tandis ang pagpapalaganap ito ng kabuktutan at kaguluhan sa mundo, sa mga lugar, kung bakit ang tao mawalan siya ng kaparatagan at takot ang magiging o iiral sa kanyang dibdib. Okay? So, ito ang magiging trabaho ng tao ito at ang kanyang mga taga-sunod. At dito, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang isang tao, lilitaw na si Mahdi sa panahon ng taong yaan. Actually, lilitaw si Mahdi, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sa Makka. Meaning, hindi siya ipapanganak. Lilitaw. Pag sinabi lilitaw, magsisimula na yung kanyang pamumuno. Lilitaw siya sa Makka. Itong si Imam Mahdi at tinutukoy ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, actually, makakalaban niya ito. Makakaabot ito kay Sufyan na kung saan lumitaw na ang Mahdi. At ito ay alam din niya. At sa ganito, itong Sufyan na ito, magpapadala siya ng mga sundalo niya para patayin itong Mahdi na ito. At patayin ang mga nabigyan ng flesh o sumama sa kanya, o sandang sumunod sa kanya. Okay? So magpapadala doon si Sufyan kay Imam Mahdi ng mga tao para patayin ng mga ito, ha? Subalit, hindi nila magagabi si Imam Mahdi. Si Imam Mahdi ang makakagabi sa kanila. At actually, gagawin ni Sufyan at kanyang mga kasamaan, sila ay tatakas upang lumayo kay Imam Mahdi dahil ang trabaho ni Imam Mahdi ay marami ding digmaan. Pakikipagdigmaan din siya for the sake of Allah. Pupuntahan niya ang mga tao. Ngunit nalaman ni Sufyani, tatakas sila. Ngunit hindi sila makakatakas. Pagdating sa isang disyerto, lalamunin sila ng kalupaan. Papatayin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. One of the sight, bago lumitaw si Imam Mahdi, si Sufyani lilitaw, pumapatay ng mga maraming babae kapag lastas ng mga tiyan at papatayin din ang mga bata ng taong ito at lilitaw na si Imam Mahdi sa panahong ito. Okay? Isa rin sa sign na bago lumitaw si Imam Mahdi, lilitaw ang isang bituin na may buntot. At ang bituin na may buntot na ito ay maliwanag. Mayroon na bang bituin na may lumitaw na buntot? Wala pa. Lilitaw yan. Makikita yan ng mga tao na may bituin na mayroon siyang buntot at magpapahiwating ng liwanag sa tao para mapansin nila ang bituin nito. Wala pa yan. Okay? Alhamdulillah. Mayroon din mga sign na kung saan si Imam Mahdi ay lilitaw kapag namatay na ang isang kalifa. Mayroon siyang tatlong anak na magpapatayan sila because of authority. Ang nabanggit authority or treasure. Mas malinaw ito, translate natin, treasure. Na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tatlong lalaki ang magpapatayan because of the treasure. Ito ay anak ng kalifa before Imam Mahdi. Okay? Before Imam Mahdi. Okay. Itong tatlong ito ay magpapatayan. Tatlo ang translate nila sa treasure dito. Ang unang translate nila sa treasure na kanilang paglalabanan at itong tatlong ito na anak ng kalifa, sila mismo maglalaban, may mga tauhan.
Okay? May mga tauhan. So, ang paglalaban nila, according to the one opinion, yung treasure sa Kaaba, na nakabaon sa Kaaba mismo, nakabaon sa ilalim ng Kaaba, mga kayamanan. Pag-aakawayan nila yun. Number two, sabi nila, hindi. Ang pamumuno kung sino papalit sa kanyang ama. Number three, hindi. Ang pag-aawayan nila ay ang bintong gabuntog ng Euphrates na lilitaw. So, tatlong yan, lahat sila mamamatay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at walang makikinabag sa kanila. Walang makikinabang sa treasure na binanggit alma sa tatlong yun, walang makikinabang, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah. In this situation, pagkamatay ng kalipa at nagkaroon ng dispute ang mga tao ng different opinion kung sino ang next kalipa, dito ay tatakas si Imam Mahdi from Madina. From Madina tatakas siya. Okay? Pupunta siya ng Makkah. Hindi niya inaasahan doon sa Makkah na kung saan nagkaroon ng gulo sa Mina, maraming namatay, may mga tao doon na hinihintay siya para magbigay ng pledge. Pagdating niya sa Makkah, ang tinakasan niyang pamumuno, pagdating niya sa Makkah, ang mga tao dadalhin siya sa pagitan ng ruhul at makapagmun, magpe-pledge sila. Yun ang sinasabi ko kanilang, hindi niya pinuwersa ang mga tao mismo, ang mga tao ang hahatak sa kanya, ilalabas siya, dadalhin siya sa pagitan ng Rukun at Makal Mahmud at Makal Ibrahim, doon sa pagitan na yun, magpeplet sila, sapilitan sa kanya, pipilitin nilang mamuno siya, bagamat nag-aatagbili siya, doon niya malalaman na siya pala si Imam Mahdi. At ang magiging tagatulong nito actually mula din sa silangan, meaning lumitaw siya sa silangan, pupunta siya ng Makkah. Okay? At mula sa silangan, may darating dito na tutulong sa kanya upang pagpapatayin ang lahat ng masasama at dala-dala nila ang itim na bandera. Itim na bandera ang dala nila ng kanyang magiging kasamaan. At sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita niyo siya, kahit gumagapang kayo, magbigay kayo ng pledge. That's why, nung makita siya sa Makkah, automatic, kinatak siya ng mga tao at nagbigay sila ng pledge at handa silang magpasakop, handa silang sumunod sa kanya sa anumang gusto niya gawin. Alam nila, ito ay matuwid at matuwid sapagkat sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magiging katulad niya ang ugali niya. Ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi din ni Ali radiyallahu an, magiging katulad ng ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi magkamukha ang dalawa. Magkapangalan, pati ang kanilang tatay magkapangalan, ngunit hindi magkamukha, sabi ni Ali radiyallahu an. Alhamdulillah. In this situation, pag mayroon nang nagbigay sa kanya sa pagitan ng Rukun at Makal Ibrahim, okay? So meaning, in Syria naman, malalaman ito ng mga nasa Syria. Lalaganap ito. Nandoon lang si Imam Mahdi. Doon sa Makkah. Lalaganap ito. Gayunpaman, ang mga tagasunod ng mga Syriac ito ay magpapadala upang patayin na naman ang mga grupo at si Imam Mahdi. Ngunit pagkalapit nila sa bahida ng mga taong Syria na ito, ipatadala sa Makkah para patayin ang mga ito. Paglapit nila sa bahida, isang pirasong lugar na kalupaan between Makkah and Madina. Pagkalapit na pagkalapit nila doon, doon sa lugar na tinatawag na bahida, okay, ang mga ito ay lalamunin ng lupa. Dahil dito, ang mga pious saint ng mga Syria, mga tinatawag na ang awliyas, pious saint, mga matutuwid na tao sa Syria at Iraq, pupunta sila kay Imam Mahdi para magbigay din ng pledge. Lawang, meaning dumadami ang kasama ni Imam Mahdi sapagkat kilala siya, hinihintay siya ng mga tao, si Imam Mahdi. Okay? So in this situation, magbibigay din sila ng pledge between the Rukun and the Makam Ibrahim. Doon na naman isasagawa ang kanilang pledge. Alhamdulillah. So, bakit itim ang bandila na gagamitin ng kanyang mga kasamaan? Ang itim na bandila ay yung kay as far as I know, Imam Kathir rahimahullah ang nagbigay ng paliwanag dito kung bakit itim ang kanyang gagamitin. Ito ay sagisan ng dignidad. Sagisan ng dignidad ang itim na yaan. Because ang itim, alam natin, sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginamit niya rin ang black na tinawag niya itong ukab. Ang kanyang bandila, black din, tinawag niyang ukab ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito, ang kanyang bandila ay kulay black. Okay? Alhamdulillah. Ang unang betel ni Imam Mahdi ay yung tribu Kalb.
yung mga namatay na tauan ni Sophia. Yun ang kanyang magiging unang bigat sapagkat sa unang flesh, malalaman niya magpapadala na siya ng tao para patayin siya, ngunit mapapatay sila at tataka sila Sophia at lulubog sila sa disyerto pagdating nila sa disyerto. Yan ang kanilang unang betel. But napakaraming betel ang dadaanan din ni Imam Mahdi. Maraming betel sa loob lamang ng napakaisip taon. May ikitilap 7, 8, 9 ang kanyang pamumuno. Mamaya tako natin before the Dajjal. Makakalaban niya si Dajjal sa huli. So maraming betel. Almost betel ng betel ang kanya araw-araw, buwan-buwan, hindi nawawala ng digman. Sapagkat bakit? Napakagulo na sa panahon ni Imam Mahdi. Kailangan maibalik sa katiwasayan, kapayapaan, pagkamantay-pantay, pagkamakatarungan. Kaya naman walang tigil ang pakikipaglaban ni Imam Mahdi. Okay. The Great War, malaking digmaan, bagamat maraming digmaan niya, ang malaking digmaan bago lumitaw si Dajjal ay makalaban niya ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyan, tauan ng Constantinople, marami ang Muslim na mamatay kasama niya. Ngunit magtatagumpay pa rin sila. Ngunit ito ang magdadala sila ng malaking digmaan. Makakalaban nila ang mga Kristiyano. Okay? Ang laban ng ito, minsan ay mayroong isang tao na nakarinig sila ng pagsambulat. Pagsambulat ng, I think, sa kupa. Okay? Pagsambulat ng isang sandstorm. Lumusumang bulat yun. Malakas. From kupa. So, ang isang tao ay tumakbo at sumisigaw. Sabi niya, oh, tulaban masnud. Sabi niya, tulaban masnud. Sabi niya, ang oras dumating na. Ang oras dumating na, parang hukum na sa kanya. Sabi niya, sumandal siya, si Yusair, Ibn Jabir, sabi niya, ang oras ay hindi darating. Sabi niya, hanggat walang pamana na kung saan ay ahatihin. Hanggat walang pamana, until no inheritance, na kung saan ay ahatihin. Walang pamanang ahatihin. At ganun din, walang pag-aari na digmaan na magdadala ng kasiyahan. Malalaman natin mamaya kung anong ibig sabihin ito. Ha? So ito ang ibig sabihin niya, tinuro niya ngayon ito. Sabi niya, Asyam, sabi ng kausap niya. Yes, sabi niya. Ang mga kaaway ay mag-iipon dyan at makakalaban nila ang mga Muslim. Sabi niya, okay, do you mean the room? Sabi niya, yes, naam. Sabi niya, sa labanan ito, sabi niya, araw-araw silang maglalaban. Walang natatalo. Talagang pagod na pagod ang tao, nag-iiwalay lang yan, gabi. Sabi niya, until finally, maraming mamamatay na Muslim, sabi niya. Ngunit, magagabitin sila by the wills of Allah. By the wills of Allah. Magagabitin sila, sabi niya. Ano bang dahilan kung bakit nag-away dito? Actually, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong mga taong ito, mga Byzantines, mga Christian, magiging kaalyado ng mga Muslim nila Mahdi. Magiging kaalyado, makikipaglaban sila sa mga iba't iba. Kaya lang itong mga Byzantine o Christian, nag-traitor sila. Itong hindi nagustuhan ng mga Muslim. Ito ang hindi nagustuhan ni Imam Mahdi, ang pagiging traitor nila. No? Paano sila naging traitor? Sila ay nakikipaglaban sa mga digmaan, sila ay nagwawagi. At minsan lang uli sila ng isang Muslim na kung saan sila ay nagmamalaki sa mga tao na itinindig nila ang krus, na ang krus na yun ang dahilan kung bakit sila nagtatagumpay. Yun doon siya nagalit, pinalo ng isang Muslim ang krus na yan, at dito nagsimulang magkaroon silang digmaan sa magiging traitor nila, magiging taksin na sinasabi nila sa mga tao, sila ang nagpapalaganap ng tagumpay sa pamamagitan ng kalang krus, hindi kasama ang Muslim, that's why galit na galit ang mga Muslim. Ito ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng malaking labanan, because nag-traitor sila kay Imam Mahdi na dati sila magkaalyado, ngunit sa pagiging taksin nila ay dinisiplina sila ni Imam Mahdi. At marami ang namatay na Muslim, at ito naman ay nagtagumpay sila by the wills of Allah. Nung magtagumpay sila, alam niyo ba kung paano sila magtagumpay? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa huling labanan, hindi nagagamit ang mga Muslim ng mga pana, sibat, espada, hindi na sila gagamit, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi magaganap ang araw ng paghukom, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggat ang 70,000 na mula sa angkan ni Isaak o anak ni Isaak ay aatakihin nila, meaning ang mga Muslim, aatakihin nila ang lugar ni Constantinople. Okay? Sabi niya kay Abu Raira, radiyallahu anhu. Sabi niya, narinig mo naman ang isang bahagi ng karagatan na doon ang
lugar ni Kastrat Dinovlek na sa tagat. Sabi niya, kakinig ko na, sabi niya, hindi magaganap ang araw ng paghukom hanggat ang 70,000 na anak ni Isaac ay hindi sasalakay nito. Ngunit maniwala ka, sabi niya, Abu Huraira, pakinggan mo ako. Hindi magkakaroon dito ng paggamit ng espada ang mga Muslim. Hindi sila gagamit ng sibat. Hindi sila gagamit ng pana. Ang tanging gagamitin nila, Abu Huraira, sabi niya, ay tanging sasabihin lang, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kapag sinabi na yan, ang kabilang panig nito ay babagsak. At pag inulit nila, La ilaha illallah, Allahu Akbar, babagsak muli ang kabila. Until finally, sabi niya, Muraira sa pangatlo, La ilaha illallah, Allahu Akbar, magbubukas sa kanila ang kanyang lugar na yaan at papasukin niyan at ang mga tao ay tatakas. At makukuha nila ang maraming maraming samsam sa lugar na yaan. At dito ay titignan lang isang tao ang kanyang mga anak na kung saan nakipaglaban. Ang kanyang anak ay may bilang na 100. Titignan niya ang nakaligtas hanggang sa makita niya ang isa. Ito ang sinabi kanina ng isang nagsasalaysay na si Yusair bin Jabir. Ang daming kayamanan, ang daming kayamanan na kurila, paano niya ahatiin ito? Wala na siyang anak. Kaya sabi niya, hindi magaganap ang hukom hanggat walang pagmamana na ahatiin. May mana, ngunit walang mana na ahatiin dahil patay lahat ang kanyang anak. At dito sinabi niya rin, walang pag-aari na digmaan na magiging maligaya sila. Ang dami, paano siya magiging maligaya? Wala na ang kanyang anak. In this situation, sasabihin sa kanila na may doon darating na tao sa kanila, dumating si Dajjal doon sa lugar natin. Lilitaw si Dajjal. Dumating si Dajjal, nagpakita si Dajjal doon sa lugar natin. At dito, magpapadala sila ng mga kabayuhan upang balikan sila Dajjal, upang tignan ang kanilang lugar. Doon sila ay magpapadala ng mga sandatahang mga kabayo para balikan ang kanilang pamilya doon sa kanilang lugar na kung saan sinasabi na kung saan si Dajjal ay lumitaw doon. At sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, alam ko ang mga pangalan ng mga taong yan. Wala pa yan, alam na ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang mga taong yan, alam ko ang mga pangalan ng mga taong yan na babalik kay Dajjal at mga nasakay ng kabayo, sila ang pinakamagaling sa mundo. Sila ang pinakamahinang nalilika ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, in this situation, si Imam Mahdi makoconquest niya ang lugar na ito, magkakaroon ng maraming sansang. At sa ganun naman, binanggit lang ng taong yaon, yung 100 na kung saan, doon na-apply. Hindi naman sa lahat, generally, doon na-apply. Ang sabi hanggang walang pamana na haatiin, meaning may mana, ngunit walang haatiin ng tao dahil patay lahat ang kanyang anak niya. At mayroong nga tigmang na wagi, wala namang kaligayan dahil patay din ang kanyang mga anak. Okay? So hindi ibig sabihin yung kaligayahan sa kabilang buwan, dito yung tinutukoy ng tao. But hindi generally, yun lang, pag nangyari na ang taong yaon na ganun, na marami kayamanan, ngunit patay lahat ng anak niya, at walang kaligayan na daman niya, patay na ang lahat ng anak niya, meaning isa yun sa tanda na kung saan malapit na ang araw ng paghukom. Hindi pagsambulot na narinig mo, sabi niya sa tao. In this situation, darating na si Dajjal. Okay? Darating si Dajjal. But, ang pamumuno ni Imam Mahdi ay may ikhtilaf. Ayon sa pinakamalakas, authentic 7 years. In this 7 years, sa kanyang pamumuno, maiksi lang. Puro digmaan naman. In this 7 years, bago siya mamatay, lalabanan niya si Dajjal. Kasama niya si Isa alayhi salam. At pagkatapos mamatay ni Dajjal, mamamatay din si Mahdi. Meaning, mamamatay siya. At ang magsasagawa sa kanya ng Janatul Janasa, Janatul Janasa, si Isa alayhi salam. At ang magliliming sa kanya, si Isa alayhi salam at mga ilang kasamahan ni Imam Mahdi. So sa panahon niya on, sa panahon ni Imam Mahdi, kapag siya ay namatay na, babalik ang katarungan. Babalik ang kamayabaan. Magkakaroon na muli ng kasiyahan ng mga tao at mga Muslim especially. Ha? Magkakaroon na ng malawakang dawa. Marami na magmumusli, pero magkakaroon ng dawa, magkakaroon sa iba't ibang bahagi ng lugar, magkakaroon ng pag-uusap mabuti, magkakaroon ng pagbabawal ng masama.
magiging mapayapa at magiging masagana ang buhay ng tao. Because of, by the will of Allah, maraming makukuhang lugar si Imam Mahdi. Makukuha niyang mga Aryarian, mga Samsang, maraming Muslim ang magiging maligaya. Hindi lang Muslim, actually pati mga animalis magiging maligaya pagkatapos ng kanyang pamumuno eh. Babalik talaga sa tahimik yung mga hayop na mga animalis, tago ng tago dahil sa putok ng putok, magkakaroon ulit sila lang kapayapaan, magiging maligaya rin sila. Actually, hindi lang tao eh, pati mga animalis. In this situation, dadami ang kayamanan. Magiging masagana sa panahon na yon ang mga Muslim. Alam niyo ba na ang kayamanan naka-impact sa sabihin? Sino ang nangangailangan ng kayamanan? Wala! Walang kikibo, mayayaman ng mga Muslim. Mayroon isang tao ang kikibo, sabi niya, ako. Isa na lang, ako. Sabihin mo doon, pumunta ka. Pinabibigyan ka ni Imam Mahdi, sabihin mo. Then pupunta ang tao. Binigyan ng tao, napakarami, napakarami. Binigyan ng binigyan, sabi niya. Wala na ba? Ako lang ba pakikinabang nito? Parang napakasobrang sakit ko, sabi niya. Sabi niya, hindi ko tatanggap ito, babalik ko lahat. Sabi niya, hindi namin kinukuha muli ang binigay namin. Ganun kasagana ang buhay. Hindi na namin kinukuha kapag binigay na namin sa inyo lahat dyan. Mayroon pang isang tao na lalapit sa ayon sa isang salaysay na ang kanyang damit, ang kanyang ilalatlan. Pupunuhin ito hanggang sa hindi niya na mabuhat ang kayamanan na ibibigay sa kanya. Can you imagine yung gintong new friends? Gabuntok yun! Gabuntok yun. Mauubos pa ng mga tao yan. Of course, sino makakakuha niyan? Kaya Allah subhanahu wa ta'ala yun. Yun ay magiging gantimpala. There's a possibility kapag inayos na subhanahu wa ta'ala ipagkakalog nito sa King Imam Mahdi para ipagmutmut niya sa mga tao. There's a possibility. Dahil wala namang kwento dito kung sino makakakuha. Kwento lang, huwag kayong lalapit, huwag kayong kukuha dahil magpapatay sila dyan. But of course, maghagapin ni Imam Mahdi sa kanyang panahon. As a man, sisa lang siya ang mga digmaan, especially kahit na sila dyan, maghagapin nila. Sino pang lalaban sa kanila? Mayroon pang lalaban kung kumuli lang magbuntun ito doon? Wala na. That's why sasagana ang buhay ng mga tao, pati ang mga pananim ay magiging luntian, magiging berte, magiging masagana. Maligaya ang tao, maligaya ang mga animales. Sa panahon na pag-alis ni Imam Mahdi. Okay, yan ang sinyales ni Imam Mahdi kung kailan siya darating. Kapag punong-puno ng kaguluhan at muli ay magkakaroon ng malaking blessing mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbabalik ito sa katiwasayan, katahimikan, kasaganaan, at katarungan, pagkabantay-bantay, lahat ng maging pamamabuti ay lilitaw pagkatapos ni Imam Mahdi. Okay, now, sa panahon natin o nakaraan, may mga nag-claim na kung saan sila dyan. Ngayon, hindi na kayo ignorant sa bagay nito. Bakit? Alam niyo na ang mga tanda na wala pang Imam Mahdi dahil walang mga sign. One of the few person na nag-claim na kung saan falsely claim na si Imam Mahdi ay si Muhad bin Tomar. Itong si Muhad bin Tomar, isa itong tyrant. Isa itong salbahing tao ito. Bakit? Sapagkat pati companions niya dinibing niyang buhay eh. Dahil hindi sila naniniwala na siya ang natutukoy sa hadith na siya si Imam Mahdi. That's why pati companions niya dinibing niyang buhay. At ito ay pumapatay ang tanto. Now, maniniwala ka bang ito si Muhad bin Tomar ay Imam Mahdi? Why? Hindi ka maniniwala. Why? Nasaan ba yung mga sign? Wala naman yung sign para dumating si Imam Mahdi. Wala pa sa panahon natin ngayon. Even na lalo na sa kanila noon, tagal na ito. That's why, walang katotohanan ito. This is a false claim. Okay? Another ay si nag-claim na kung saan si Mirza Ghulam Ahmad na ang sinumpa. Okay? Nag-claim din ito na siya ay si Mahdi. At marami pang tao. Marami pang tao nag-claim. So that's why alam natin magkasinungaling yan. Now, ang tanong, buhay na ba si Mahdi? Okay. May mga taong naniniwala si Mahdi ay buhay na. Subhanallah. Number one ang naniniwala ay ang mga Shia. Si Mahdi ay buhay na. Noong 5 years old si Mahdi, pumasok siya sa tunnel ng Samura. At nakalero na siya ngayon 10 siglo. Meaning, one siglo, as far as I know, 100 years, isang century. So, 1,000 years na siya doon sa loob ng tunnel. At sabi ng mga Shia, buhay na siya noon pa man. 5 years old, pumasok na siya sa Samura tunnel at lalabas siya sa araw na palalabasin na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanila, buhay na siya. Also, ni Abdullah bin Sabah,
romantic pa. Alam niyo kung sino ang si Abdullah ibn Sabah. Ha? Nasa paisip, ang pumatay kay Utsman ibn Affan radiyallahu anhu, mismo siya ang pumatay ay sa kasaysayan na binag-aralan natin. Okay? So siya mismo ang nasabi na buhay na si Mahdi. Sa panahon pa niya buhay na si Mahdi. Sino ba tinutukoy niya Mahdi? Si Ali radiyallahu anhu. Sabi niya, ang mismong Mahdi ay si Ali radiyallahu an, at siya ay babalik si Ali pagdating ng sintanda. Sabagkat si Ali, kailanman ay hindi siya napapatay, sabi niya, babalik si Ali. At siya ay mamumuno bilang isang Mahdi. Kaya si Mahdi, sabi niya, o Imam Mahdi, sabi ni Abdullah ibn Sabah, ay si Ali mismo ang imam na sinasabing Imam Mahdi. That's why, marami pang ibang nakiklaim na si Imam Mahdi ay buhay na. Ngunit ang katotohanan, alanos bes, wala pa ang mga tanda. That's why, wala pa rin si Imam Mahdi, rahimahullah, alanos bes. Ang isa pa rito, ay marami ang nag-deny na ang mga hadith ay hindi ito mga totoo. Dinideny nila ang katotohanan kay Imam Mahdi, na ibig sabihin, walang katotohanan sa report na mayroong Imam Mahdi na darating. Ang lahat ng mga narration ay mga weak. Hindi kakikita ng katibayan, puro kasanwalingan, anila, hindi totoo yan. Sino kabilang dito, sino ang mga, magbigay tayo ng halimbawa, kung sino ang mga nag-deny nito. Number one, Ibn Khaldun. Sikat na sikat si Ibn Khaldun, na kung saan tandisan niyang ipinang yayabang, tandisan niyang ipinanghahas na salita, na sinasabi niya, pagdating sa isyong Mahdi, ikinikritisize na. Talagang hinahamak niya lahat ang mga hadith. Sinasabi niya, ang lahat ng mga hadith ay kakikita, hindi malaya sa kahinaan. Hindi malaya sa kahinaan at hindi malaya sa kapintasan. Walang katotohanan ang mga hadith na yan, sabi niya. Anong ginamit nilang proof, pati yung mga kasama niya at mga iba pa? Ginamit nilang proof, that's why dinidinay nila si Imam Mahdi ay hindi totoo, walang katotohanan ng report na yan na sinasabing galing kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat mahihina, lahat weak, lahat may kapintasan. Hindi ligtas sa kapintasan, kahinaan. Ang unang dalil nila na ginagamit, kung totoo si Mahdi, bakit hindi siya na-mention sa Quran? Number two, anila, bakit hindi insinalaysay o inireport ni Imam Bukhari, Imam Muslim, na pinaka-authentic, na humahawak ng hadith? Bakit hindi nila iniilulat si Imam Mahdi, silang dalawa? Napakahalaga pa naman yan. Bakit hindi nila inulat Imam Muslim, Imam Bukhari, rahimahullah, si Imam Mahdi? Kung yan ay totoo, dapat may ulat dyan at wala sa Quran. What is the response? Unang-una, makatandaan natin ito ang response. Okay? Sa Quran, lahat ng major sign ay hindi binanggit. Kita nyo? Hindi lang si Imam Mahdi, pati Dajjal. Dinay mo na yan. Kapag tinakwil mo si Imam Mahdi, dinay mo na lahat yan. Dahil lahat naman, pagdating ni Salay Salam, pagdating ni Dajjal, dahil mo, ang mga bis, ang mga Judan, lahat yan dinay mo na. Why? Sapagkat lahat yan hindi nabanggit yan sa Quran. Hindi yan nabanggit sa Quran na kung saan sila ay mga tandang major sign na hindi binanggit bilang major sign. Okay? I repeat, hindi sila binanggit as a major sign. At talagang hindi naman sila nabanggit sa banal na Quran. Okay? Except, I think, Jude na nabanggit ba, brother? Yun, alam ko, nabanggit sa Quran. Okay? Nabanggit sa, pero hindi nabanggit bilang major sign. At maliban doon, paglitaw ng araw doon, paglitaw ni Mahdi, Imam Mahdi, Dajjal, Isa, walang nabanggit sa Quran na sila ay kabilang sa major sign. But may aya doon na kung saan darating ang mga tandangyan. Pero hindi tinukoy ang mga tandangyan kung ano yung mga tandangyan. Okay? That's why sabi nila, wala sa Quran. That's why hindi totoo yan. No. Ang sagot ay, lahat naman ng major sign na inihintay natin ay hindi nabanggit sa banal na Quran. Saan nabanggit? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, kung binanggit ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi mo na ba ito tatanggapin? Dalawa ang revelation natin. Quran at saka sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o sabihin natin ng alasbantala, sabihin muna natin na, wama yuntiku anil hawa. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sabi ng alasbantala, hindi siya nasasalita ng sariling kanyang gana lamang. Okay? Sa kanyang sariling pangnanasa lamang. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, supportahan natin ngayon, dahil hindi siya nasasalita ng galang kanya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ako'y pinadalan ng Quran at kahilintulan ng Quran. Meaning yung sunnah. So kung wala sa Quran,
na doon sa sunnah, tatanggapin mo kung ito ay authentic na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lalo sa sinasabi lang hindi authentic. No, dahil ba ito mula sa Quran, hindi na authentic? Nasa sunnah. Okay, nasaan ba yung stone to death? Ba't sila naniniwala lang stone to death ay batas ng Islam? Wala naman sa Quran ang stone to death. Bakit nila pinaniniwalaan yun? Dahil nasa sunnah. So that's why, kung ikaw ay ito ay wala sa Quran, nasa sunnah, so walang problema because this two revelation is from Allah subhanahu wa ta'ala. Galing sa kanyang Quran, galing din sa kanya ang sunnah na sinasabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung paano gagawin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Quran, paano siya sabuhay, paano niya ituturo, galing din niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, itinuturo ni Jibril alaihi salam. Walang alam ang Propeta sallallahu alaihi wasallam except na tumatanggap siya ng revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa alam pagbabawal ng pagsusu, kapatid sa susu ng 5 beses. Wala naman sa Quran yun. Nasa sunnah din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero tinatanggap nila ito. That's why, kung wala sa Quran, ngunit na sa authentic na hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tatanggapin natin ito. That's why sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Imam Mahdi ay hindi magagalap ang araw ng paghukom, maliban lamang na dumating muna siya. So, kailangan dumating siya. This is authentic, kailangan dumating siya. That's why, walang katotohanan na ang kanilang sinasabi, bagaman sa walang Quran, ay reject na agad. No. Wala ang mga major signs sa Quran. Nabanggit lang na darating ang mga tandang to. Huwag nyo nang hintay pa ang dumating ang tanda, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ang mga tanda na pinaliwanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga minor sign and the major sign. Okay? Pangalawa, yung sinasabi nilang wala kay Abu Bukhari, Imam Muslim rahimahullah, ang mga ganitong hadith, bakit wala sila? Bakit? Ang sagot dito, si Imam Bukhari lang ba at Imam Muslim rahimahullah ang may karapatan sa mga magbigay ng mga hadith? Wala. Marami din magagaling ang kahalin tulad nila na kung saan ay katanggap-tanggap din ang kanilang pagbubuo ng mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why kung wala sila, hindi naman lahat sinusulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim eh. Hindi naman lahat. That's why kung mayroon sa iba, wala sila at ito'y authentic, bakit hindi tatanggapin? At actually, hindi lang yun. Binanggit din ni Imam Bukhari at Imam Muslim rahimahullah si Imam Mahdi in description, hindi sa pangalan, but in description, halatang halata na binanggit din nila si Imam Mahdi, but hindi lang nga sa pangalan binanggit. That's why, walang katotohanan sa suportang ito para magranjado nila ang mga hadith ay weak tungkol kay Imam Mahdi dahil wala sa Quran, dahil ito hindi kinuha ni Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullah, walang katotohanan ang suportang ito para itinay nila ang mga hadith. Ang katotohanan, majority, even na siya, nihintay nila si Imam Mahdi, even na siya, almost lahat ng Muslim, at saka lang na siya, bukay na si Imam Mahdi, nandun sa tunnel na sa Mura, hinintay lang lumabas. Okay? So, hinintay din, majority na niniwala sila na si Imam Mahdi ay unang tandang major sign. Ang iba, nasa huli ng minor sign, papasok na major sign. Ang iba, pagpasimula ng major sign si Imam Mahdi, at bago maganap ang araw ng paghukom, one of the sign of major sign, Imam Mahdi, ang paglabas ni Imam Mahdi bago magaganap ang nalalapit na paghukom. Meaning, mayroon pang mga ibang sign. Ito ang unang major sign. Dadakuan natin next time si Dajjal. Because alam natin, magkikita-kita yan. After Dajjal, isa na isa lang, magkakatagpo-tagpo yan. Dadakuan naman natin si Dajjal, inshallah. Waqtul ta'at, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu 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 Allah Allahu Allah.